Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB Mileto yan tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Melb's Castle. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, Air Force General pinagbantaan ng China. Massive airstrike babala, bobombahin mga Chinese sa West Philippine Sea. At yan, bago ang lahat, ito yung reaction video lamang. Anumang sumasalarawan dito ay bahagi lamang ng ating reaction video. At yung play na natin. Isang maling pag-atake lang ang gawin ng China sa West Philippine Sea. Maghuhudyat to ng napakalaking digmaan. Alam nyo kung bakit? Muli kasing binalaan ng US Pacific Air Force ang China sa panibago nitong pangaharas sa mga Pilipino fishermen. Bilang pagkokondina sa Chinese harassment, nagpadala ang US Pacific Air Force ng dalawang B-52H bomber aircraft at armado to ng walong cruise missile. At sinamahan naman ito ng tatlong FA-50 fighter jets mula naman sa Philippine Air Force. Yan nga mga kabalita natin, na tila nga ba pinapahayag at talagang pinaparating lamang syempre ng ating mga kaalyado na talagang wag gumawa ng isang maling hakbang itong mga chekwang to, itong China. Dahil talagang itutuluyan at talagang patuloy din namang tutugon syempre yung ating mga kaalyansa, lalong-lalo na itong US. At ito nga, pinapakita lamang sa pagpapadala nga ng kagamitan ay talagang maaari nga gumawa din ng isang hakbang na hindi magugustuhan ng mga chekwang to ng China. Lalo pat yung mga bantang ginagawa nga sa ating mga barko, yung mga delikadong hakbang o yung pagmamaniubra nga na maaaring maglagay sa alanganin, o talagang maaaring maglagay sa alanganin at sa mga buhay ng ating mga hukbo o ng ating mga hanay na naglalayag nga dito sa West Philippine Sea. Ang patuloy ngang ginagawa ng hindi tamang hakbang ng mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to na nararapat lamang tugunan na rin ng talagang aksyon. At ito nga yung tila nga ba pagpapalipad ng mga kagamitan din ng ating kaalyado o ng ating kaalyansa, nakasama nga syempre yung ating matitindi din kagamitan upang maipakita sa mga chekwang to o sa China nga na huwag na nila tangkain pa nga na may gawin niyang hindi tama, lalong-lalo na sa ating mga barko o mga kagamitan nga talagang naispuntiryahin ng mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to, dahil talagang agad-agad na re-responde at re-res back yung ating mga kaalyado. At yun, tuloy pa natin. Sa bidyong inilabas ng Philippine Air Force, talagang isang maling galaw lang ng mga incheck sa ating karagatan. Bomba ng Estados Unidos at cruise missile ng Pilipinas ang kakainin ng mga Chinese. It's an opportunity to exercise between our militaries with also some other partners involved. Whether it's the South China Sea, whether it's the Northern Philippines, whether it's in another country in the near abroad, it's the point that we're doing it. It's the point that we're doing it together. The message that we are trying to send is that the alliance is alive and that we are always challenging ourselves. We are trying to exercise also muscles that we did not know we have. The message is not geared toward anything outside of the strong relationship and bond with the Philippines. Kung ipagpapatuloy nga ng China ang agresibong aksyon nito laban sa mga Pilipino, muling uulitin ng US ang pagbabanta nito, na hindi magdadalawang isip ang Estados Unidos na pulbusin ang mga incheck sa loob pa ng ating karagatan. Yan nga mga kabalita natin, na tila nga ba ay matibay yung talagang pagnanais din ng US na talagang iparating sa mga chekwang to sa China yung maaari nilang gawin dito nga, no, sa mga tila nga ba mga kagamitan ng mga dipungal na dipunggol ng mga chekwang to na maaari nilang pulbusin o wasakin ito sa mismo nating teritoryo, lalo pat pag may ginawa silang mga pag-atake o isang hindi tamang hakbang, no, sa ating mga barko o sa ating mga manlalayag, lalong-lalo na sa maliliit nating mga mangisda. Kapag ito tuluyang mapahamak, talagang re-responde at talagang re-res back itong US upang tugunan yung mga gantong sitwasyon na talagang hindi sila magdadalawang isip na magbagsak at tuluyang mangwasak ng mga kagamitan ng mga hinayupak ng mga dipungal na dipunggol na to. Na ito nga ang pinaparamdam at pinaparating na mga ilang mga kaalyado nating naninindigan nga para sa ating teritoryo, at talagang patuloy tayong sinusuportahan sa ating laban upang ipakita sa mga chekwang to o sa China na talagang hindi magtatagumpay yung mga ninanais nila o mga balakin nila nga hindi maganda dito sa West Philippine Sea, dahil agad-agad silang tutugunan ng hindi nila magugustuhan o talagang pagkasira at pagkawasak ng kanilang mga barko o yung kanilang mga kagamitan dito nga, no, sa West Philippine Sea. At yun, tuloy pa natin. Dito nag-utos na si Army General Jack Kin sa US Army na ipagpatuloy ang pagde-deploy ng fighter jet ng US sa lahat ng US airbase sa Pilipinas.
paghahanda na rin to sakaling atakihin ng China ang Taiwan anumang oras. Our forces, more forces into the region. Yes, more planes, yes, more ships, and more missiles. We've got to deploy them and make certain that China understands that there is an effective deterrent. And the only way that's going to happen is their generals will look at it and say, well, the cost is too great for us to start a war over Taiwan here with the United States because we don't know what the outcome will be. That is the kind of answer we want. Hindi naman ikinatuwa ng China ang pag-uudyok ng US na mapaggera raw ang Pilipinas laban sa kanila. Ang pag-uudyok daw ng gera ay talagang malaking kaguluhan. At iniiwasan daw ng mga Chinese na magkagulo talaga. Napasinungaling talaga ano. Gustong mapag-ayos sa Pilipinas tapos pagwala na ang pwersa ng US, tsaka sila susugod sa ating bansa. Mauutak talaga itong mga incheck na ito. ...不力量支持,无视中方善意和克制。 一再挑衅中方原则和底线，这是导致海上局势升温的主要风险。中方始终致力于同包括菲律宾在内的东盟国家，通过对话协商，共同维护南海和平稳定。同时，中方维护自身领土主权和海洋权益的决心坚定不移。我们希望菲方认识到。 既希望与同个别大国捆绑，逼迫中方在涉及自身核心利益问题上妥协让步是徒劳的，最终受损的是菲方自身利益和地区和平稳定。 Kung mga kababayang Pilipino naman kaya ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa nais gawin ng China ng negosyasyon? Pabor ba kayo dito? O magkagulo na lang kung magkagulo basta sa amin ang West Philippine Sea? Kayo, ikomento nyo ang inyong saloobin. At yan nga mga kabalita natin lang patungkol ng mga pahigat balita dyan na kung saan ito nga. Yung patuloy natin pagtugon na talagang pagharap sa mga checkpoint to sa China nga para sa ating teritoryo na kung saan isuportado ng US ang ano't ano pa mga magiging hakbang ng ating bansa at talagang dito eh naisasaad lamang na talagang handang rumisponde o handang umatake rin itong US sa oras na may gawin ngang hindi tama no sa ating mga barko o sa ating mga kagamitan dito nga sa West Philippine Sea lalong-lalo na sa ating maliliit na mga isda kapag ginalaw at talagang may ginawang hindi tama itong mga checkpoint to agad-agad tutugon na talagang agad-agad pupulbusin ng US itong mga checkpoint to itong China na talagang hindi magdadalawang isip magpalipad no ng mga pag-atake laban dito. Dahil tila nga ba eh talagang itong mga checkpoint to itong China eh napaka sinungaling nga talaga nga napakagaling gumawa nga ng mga kwento o napakagaling na nga mga taktika na naisipalakad o ipatakbo dito nga no sa kanilang mga hakbang. Na kung sana ito ang nais lamang iparating at itugon sa mga checkpoint to sa China na talagang iwag silang magkamali na talagang gumawa ng hindi magugustuhan lalong-lalo na ng US dahil agad-agad ito nga magbibigay ng hindi tamang tugon din para sa kanila at talagang tuluyan sa pagkawasak o talagang pagkagupo nga ng kanilang hanay dito sa West Philippine Sea ang punterya ng US kapag ginawa nila ng hindi tamang hakbang no yung ating mga barko o yung ating mga kagamitan dito nga sa sarili nating teritoryo at dito rin sila wawasakin ng US kapag patuloy nilang ginawa ng maling aksyon itong ating bansa lalo pat talagang may mga buhay na malalagay sa alanganin o no, mawawala eh tila nga ba itong US eh nakahanda sa ano't ano pamang hamon upang ipatikim at iparanas din dito sa mga checkpoint to sa China yung ginagawa nila dito nga no, sa ating mga teritoryo. At dito nga mga kabalita natin na tila nga ba yung paglinis-linisan na talagang umano'y naisayusin na talagang bait-baitan ng mga checkpoint to ng China o yung mga taktika o yung mga hakbang o yung mga propaganda na nais nila nga iparating sa ating bansa. Napaulit-ulit na lamang yung sinasaad nila nga usapin na talagang kapayapaan dito nga sa West Philippine Sea. Subalit nga ay talagang sila rin ang bumabali o sila rin ang kumakain ng kanilang mga sinasaad o sinasabi nga. Na dito nga ay tila nga ba ay mahirap ng paniwalaan yung mga pangako o talagang mga buladas o mga satsat nitong mga inayupak ng mga checkpoint to ng China sa ating bansa na patuloy naman nila itong hindi tinutupad at sila ang patuloy ngang gumagawa ng mga aksyong hindi tama no, sa ating bansa. Na ito nga ang nais na talagang ayusin no, sa dialogo o ayusin sa tamang proseso ito nga nangyayari dito sa West Philippine Sea. Na tila nga ba ito lamang yung mga taktika o hakbang pa rin ng mga checkpoint to na paulit-ulit lamang. Kapag wala na itong US, tila nga ba ito ang ginagawa ng mga checkpoint to ng China ay gumagawa nga
ng hindi tamang tugon, no, sa ating mga barko, sa ating mga manlalayag, lalong-lalo na sa maliliit nating mga isda na talagang patuloy nilang ginagawa ng mga hindi tamang hakbang, no, yung mga paghabol at talagang mga pag-agaw at talagang tuluyang pagpigil, no, sa pangingisda, talagang paghanap buhay ang nauuwi na ginagawa nga ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to dahil sa mga pananakot. At talagang tila nga ba yung mga hindi tamang gawi dito sa West Philippine Sea ang nakikita lamang dito sa mga Chekwang to sa China. Eh, ito nga ang nais nila nga itugon na ayusin na talagang pag-usapan umano ito sa maayos na paraan. Na kung matatandaan nyo ngayon, nakailang usap na talagang nakailang nga pagpapahayag ng puro ganto itong mga Chekwang to. Subalit wala nga, no, sa isang salita at patuloy lamang ginagawa yung maling ginagawa nila dito sa West Philippine Sea. At talagang patuloy pa tayong pinagdududahan at patuloy pa tayong iginigiit na tayo pa ang naglalagay ng kaguluhan at kung ano-ano pa nga kasamaan daw umano dito sa West Philippine Sea. Ngunit sa katotohanan ay sila ang maraming ginagawang kabalbalan dito nga, no, sa ating mga teritoryo. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kailan ba alam magkomento sa ibaba nang nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Melb's Castle. Subscribe ka dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito malang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.